Yo, at ayan na nga. Siyempre, nag-aantay pa rin tayo ng ahon 30 na upload. Pero mukhang mga, siguro mga 3 days, 4 days pa bago mag-upload ulit ang flip top. Nood muna tayo ng isa pang battle na nakita ko sa ano sa mga comments. Zaki versus Poison 13. Ito yung tournament run ni Zaki wherein nanalo siya sa Kumugan. Ito ata ang semis. Poison 13 ang kalaban niya. Malakas din yung run ni Poison 13 dito. Ano kung may nakalaban siya? Ano kung si Rick Hinaro ba? Or somebody else. Ang maganda rin yung laban na yun. Pero ito yung panoorin natin. Kasi isa si Zaki sa mga gusto kong mga up and comers. Siyempre si Poison 13 subok na yan. Isa sa pinakamagagaling na battle rapper ngayon. Pinakamagagaling sumulat. Saka mag-perform. Pero nalaglag siya sa Isa Buhay tsaka ano lang. Kasi pinagsabay niya Isa Buhay tsaka itong Kumu nakasunugan. Anyway, start natin. Siyempre mag-chonky tayo, diba? Mag-chonky tayo dito. Ito dami-dami. Kakakuha ko lang galing sa tropa kong adik si Joko. Shoutouts men kung nanonood ka nito. Alright, panoorin natin to. Ganda laban to. Poison 13 won the coin toss. It's gonna be on Zaki. Action! Bilangin natin yung mga tatatak na linya ulit. Si Poison 13, angat na sa buhay. Financially stable. Kaya maraming naiinspira. Mahusay mag-budget. Wala siyang expenses. Kasi palaging nakikitira! Booking na ang galawan sa kaibigan kukunik. Sleepover lang usapan, biglang di na uuwi. Isipin mo yon, maangas kang butler, may malawak na fanbase, napakadami mo ng bars, pero wala kang apartment. Di mo pa... Yan si Zaki mahilig sa mga slant rhyme, di ba? Fanbase, apartment, parang tinatry niya may rhyme yun. Pero may mga internals yun, kaya malakas pa din. Na experience magka-landlord. Walang walang dignidad na fake MC. Kaya iba ibig sabihin pag sinabi kong you're living in my head rent free. Sa 3GS pinaka-wack, wag kang feeling na important member. Kahit pagamitin mo yung slack, mananatili kang informal settler. Slack, sobrang okay, ang sarap i-uppercut. Magdamag yan, magwo-wordplay, sabay magpapapin lock. Predictable ang angles ni Bugok. Yan ang insight ko. Sasabihin ako'y galing sa loob. Panay inside jokes. Pustahan mga baon yan, puro wordplay na pilit. Si Zaki matang... Kasi nakulong si Zaki. Bad, pero pang 20 kanyang utak. Dalawang beses kang sinwerte. Tawag doon ay tulak. Fuck that shit! You never fail to annoy! Bakit ko'y diretso kay boys? Slant yung mga rhymes pero straight to the points! Mga setups mo, sobrang haba at siyong buisit pakinggan! Kahit paddaan mo yan sa magandang flow, feelers pa rin yan! Mga angels ko, new shit, mga bago to lahat! Wala nang squatting, parang namatay kayo lahat! Mixed martial artist ka daw, pero wika pa rin. Wagol to sa straight ko na punch kasi mahina ang chin. Baka nga sa faint ko pa lang, bigla tong himatayin. Faint, himatayin, di ba? Kasi faint is pagka aamba ka sa MMA, sa boxing, di ba? Naked ka, you're fainting, right? Pero faint din na tulog. Wordplay niya. Nasa octagon! Hirap ng ano, delivery ni sa akin, no? Parang maubusan siya ng... Kasi ano eh, parang yung lumang lanseta ba? Ang pita sabay triangle, ikay wala escape! Paano ka sa akin makikipag-square kung ikaw ay out of shape? Yeah, so, five. Maganda yung 4-bar setup na yun. MMA bars! Reference game ni Zaki din. Tsaka wordplay game niya. Because they rise to the occasion. Si Poison 13 ay nag-grow kasi malakas mag-rise sa occasion. Anoyin yung itsura, sarap tarakan sa ribcage na sobrang sa calorie intake. Kaya yung body type parang pinagsamang badang tsaka Lil Wayne.
interview, tinawag akong bata netong punggok ng ugly face. Ako pa yung bata, eh yung mga references mo sa laban, puro lang anime. Anime bars, sa kanya yun yung mature. Pyesa na quality. Ganyan siya kasi pang 13 years old. Yung mental capacity. Tingin mo sa akin, bata? I'll beat you ass, fool. Batang solid ng ulata. Kid ko la, fool. Seven. Tinawag mo akong bata, pero ikaw yung nililitlang na babae. Tinawag mo akong bata, pero si Sherman pinagtitrip ang kalampalagin. Tinawag mo akong bata, pero ikaw yung madrama at iyakin. Ngayon, tanong ko sa'yo, Marco, sinong bata sa atin? Solid na round ni Saki. Daming ano, syempre yung rhyming niya malakas pa din, di ba? Pero yung maganda yung mga punto, yung magaling pumunta si Saki. Magaling siyang humalap ng angulo. Ayan, yung bata na angulo niya sa huli, di ba? Yung anime. Yeah. So, ito na, Poison 30 naman. Pito yung nabilang ko isa. Sinabi mo redundant sa estilo mo kasi delivery lang nagdadala. Delivery nagdadala, redundant. Sir. 3G esa sunugan ka laban sa akin. Eh, pag-explain mo, nakawala lang ano eh. Man, pagtapos ko sa RH, bigla ka sa akin ng laban. Nagmistulan na kung alcoholic sa ginanapan. Ricky Naruma. Taog lang din to sa akin, parang sake sa Japan. Simpleng tubig ka lang ay sinulubong mo, tsunami. Mangingibabaw kahit palalim mo pang muruami. Kung yung judges at yung crowd ang bet nila puro sake, pagtapos neto may bangkay diyan kuro-kuro sake. Pag ito kalaban mo, wala kang bars na makikita. Manggagago man lalait, mandadamay maninira. Tinalo mo si M-Side, Romano, Libgram, pambihira. So, anong pakiramdam na tumalo ng mahihina? Anong sasabihin mo sa akin? Kinantot mo asawa ko at dinala mo sa mot-mot! Mahirap lang kami tapos yung nalit ko pok-pok! Basura 3G! Ginagaya niya yung flow ni Zaki. ES tapos galawan niya daw gangsta shit! Dadamay mo anak ko tulad ng ginawa mo kay Mastafit! Sana ba, bitch, ihaw di puta, tsak na dyan ka na masasabak! Ginagawa mong panggagago sa yuko naman palalasak! Pag naging mongoloid yung Nexan mo, lubos akong magagalak! Tapos yung asawa mo, madedo sa panganganak! Walang modo, anak ng puta, tong inyong to! Nanay niya kinantot ng kumpare niyang ninong mo! Bumirang ang karma, kaya iyong matata mo! Puro kasinungalingan parang ninong mo, papa mo! Puro kupa lang! So, yan, gaya niya tong, ano, tong flow ni Zaki, tsaka kung paano siya, to, ano, magbigkas ng some ibang words. Kasi minsan, yun nga, bukos sa slant rhyme ni Zaki, yung pagbigkas niya ng mga words, iniiba niya din para sa tugma. Which is, ako, okay sa akin yun. Pero, yan, minamak nila ni Poison yan. Pero medyo parang mahaba yung skin. Ang pamilya ng tinuturing yun lang yung parang ayoko kay ano, malakas Poison, pero ay pagka minsan sumusobra siya sa pag yung style maki niya na gagayahin niya. Parang medyo sobra minsan. Pero minsan effective eh. Ewan ko lang dito parang nahabaan ako. Rising star! Yung utol niya nagnakaw ng chinela sa Nike store! Star store. Imbis na pagalitan, ayos daw yung haslin. Kinunsinti ng mama't papa niyang mag-second cousin. Okay. Okay lang sa religion nila. Mag-asawa yung magpinsan, puta, kala ko joke. Kung kayo ang tutularan ko, dibali ng broke. Sana atakihin po kayo't sabay na mag-joke nang literal yung maranasan ang family stroke. Judges, total ginaya ko na siya, paninintigan ko na to hanggang round 3. Dito natin makikita kung yung ganong stilo nga ba ang nagustuhan nyo o si Saki. Okay. Yun. Yun yung kay Poison. Siguro Saki ako sa first round.
mas para mas medyo mas marami akong gustong linya na galing kayo sa akin doon. Pero feeling ko hindi pa to yung todo nilang dalawa. Parang ano pa lang, buwelo pa lang parehas. Siguro ano, performance wise parehas lang. Pero yun nga, yung mas medyo mas maraming. Ano kasi ito si Zaki, punchline writer talaga. Pero ganoon din naman si Poison, kaso yun nga parang may mga parang flat na punchline si Poison 30. Sobrang bobo ng rebat nito kay Apok. Sabi niya, dinamay mo pa ang last ng weed. Alam ko namang isa ka sa na-amuse sa ganda. Ingit ka lang kasi wala kang solong million views na kanta. Napawawa ko doon. Bobo ka, chong! May kakulab kang taga-chorus, tangina mo, solo ba yun? Di ko talaga alam kung nagsasabu ka o volume. Baka pag naglabas ka ng dalawang kanta, ang tawag mo doon, album. Kinaklown mo pa yung condolence sa chocolate, papido na walang breathing. Kinaklown mo pa ako, eh yung word na solo, di mo alam yung meaning. Bumumasta parang may dunong, hindi naman pang top notch. Ngayon ma-e-expose ka na parang pusod ng bitch na naka-crop top. Sabi niya kay Seat Stretch. Weird na, with the reference, no? Ngayong si Looney ay pagsamantalang nabiit. Huwag ka na magpilit. Kung meron mang kapalit, ako yun. Loons, payag ka? Eto kapalit mo? Ate Idol, payag ka? Eto kapatid mo? Ikaw ay bitch forever. Kung ikaw kapalit ni Loons, malamang yung stick figures din na mag-stick together. Sama ka na yan sa number 8, sa 3. Magiging isang paawa na lang. Maruruin mo lahat ng mga perfect before. Yung F with this G, magiging F with Gregor. Kung ikaw kapalit ni Luz, malamang mawala lahat ng mga sponsors ng gear. Malamang face mask at panyo na lang ipadala ni Omar Balin. Kahit anong gawin mo, hindi magiging ikaw si Loni. Tutal mag-isa ka sa buhay, tang ina mo, ikaw si Lonely! Kung mapapansin nyo, laging gusto niya maging ibang tao. Ganyan siya kasi nung bata siya, inapisyad siya kang minaltrato. Refleksyon ng pagkatao mo yung style mong loplas. Deep inside, sira ka na parang palyadong organs. Nagdi-disguise at pagkagaya, yan yung style ng loplas. Kaya ginagawa niya yan kasi gusto niya matakasan mga childhood traumas. Yung wag mong pagkatao, piling pinagtatakpan ng mimicry. Mahusay ka sa enders, pero di mo ma-end yung dinadaan. Anas mo na misery! Ooh. Irrelevant, sensitive bitch! Desperate, mentally weak! Di ka master of all styles! Ano, rhymes! Putapeteng identity thief! I don't know. Kaya Six. Please! Di mo pa to kaya! Ikaw si Mystique! Bitch na manggagaya! Kaya Seven! You stick! Parang vacuum! Pambata, palabas mo parang cartoons! Kaya sige, mag-wordplay ka! Lakasan mo pagsigaw! Pero anong pagyayabang mo sa akin? Kung mismo ikaw, ayaw mong maging ikaw! Yeah. Yeah. Hey, ganda yun ang punto niya, di ba? Ginagaya niya lahat, hindi niya siya nagpapakatotoo sa sarili niya. Ganda pa ng rhyming, putay na. Mas maganda, mas gusto ko tong round na to kaysa sa round 1 niya. Ganda rin yung reference. Medyo yung gitna, medyo laylay. Pero yung umpisa tsaka yung pantapos, ang lakas. Siksik. Walo yata yung nabilang ko na gusto kong ninyo dito. Reference pa din. Mas marami siyang reference this time. Mas less sa wordplay. Ito na, Poison 13. Ganda ng delivery. Zaki talaga. Projection. Sabi niya sa isang laban niya, yung mga ninuno daw namin sa bataan pinaglakad ng malayo. Kagiting ang tawag doon. At walang nakakahiya doon, panuka. Mas nakakahiya yung Pasig kasi yung ilog nyo ginawa nyong tabunan ng basura. Si Marcos na yung presidente, kaya meron akong maiyayabang. Nasa amin yung nuclear power plant, pero pati kayo makikinabang. At yung usapang bataan, dinurog ka ni Batikas sa skirmish 5 years ago. Nilampasok ka ni JD sa isa buhay, tang ina mo. Masyado niyang minaliit at kinutya ang bataan, tanga yata to. Tas babatain ako ng minama ng mga bata ko.
Kung paborito ka dito, doon, wala kang magagago. Kung dominante ka dito, doon, wala ka pang panalo. Kung dominante ka dito, doon, wala ka pang panalo. Kaya tama na ang luto issue, di na para maghimagsik. Dahil kung mabagsik ka dito, doon, parahan si bagsik. Dakilang talunan, mahinat batukan. Di ba kayo yung magkaporte? Mga empleyado na sa battle, nagiging matapobre. Huwag kang mag-inaso. Sarap mong gulpihin hanggang maghigalo. Yun lang. Huwag kang mag-inaso. Sarap mong gulpihin hanggang maghingalo. Lahat ng sinasabi mo sa kalaban, ikaw talaga yung nagdanas doon. Tangina mo. Mahirap ba yung sinasabi niyong nadidepress? Malungkot ba sa dami ng tagahangang nai-impress? Malungkot ba sa dami ng pamilya at tropa sa likod? Sayang. Malungkot ba dahil nasa top tier na inyong lingkod? Malungkot ba kasi financially stable na ako? Malungkot ba kasi dito empleyado gaya mo? Malungkot ba kung yung pagod ko hindi naaksaya? Paano na lang pala buhay ko kung naging masaya pa? Paano na lang pala buhay ko kung naging masaya pa? Kaya sige, trabaho pa. Mananatili kang slave. Certificate ng yung incentive ang gawin mong pang-display. Katumbas mo, minimum wage at double pay pag holiday. Hindi ito yung ransom na hiningi ko. Kailangan ko 200K. Yun. Medyo madumi yung ano niya, performance niya doon. Nag-stutter siya ng konti. Yun, dalawang beses sa round na yun, na parang medyo nakalimutan niya yung line niya. Pero nabalik naman. Tsaka ano, talagang veterano si Poison 13 kasi kaya niya talagang ibalik talaga yung ano. Kasi siyempre, ano, lalo tong setting na to kasi halos lahat siguro dun dito puro rapper. Eh. Kasi, di ba, yun yung small room eh. Parang lalo tong event ni Looney, parang sila-sila lang. So, lahat may alam. So, parang medyo siyempre, pagka alam nila kung may parang madumi yung performance mo din. Pero may mga tumatak din na linya. Yung wordplay. 4-bar setup niya, no? Poison. Ito na, Zaki. Siguro, second round, Zaki pa din yun. Para sa akin, ha? Ano lang to? Opinion ko lang to, mga chum. Sila na ulit ni Patricia. Patricia? Gusto ko lang na i-congratulate tong bad guy. Ano, sabog na ako mga brand. Kinalikan ka niya agad kasi nalaman niyang dalawang hits na nga pa, tatlong hits. Ginawa ka niyang investment. Sana ay aware. Willing siyang mas-spot sa'yo para magka-share. Ooh, man. Pinalikan mo pa yung pangit na yun? Stock oh share. Oh my gosh! Wala kang natutunan, parang online class. Sobrang baba ng standards, basta may pek-pek na lang. Malinaw na desperate na yan. Yung ganong itsura ng babae, di ko nire-replyan. Body count niya 100, malamang pasak keps noon. Pinagpasahan na yung pot na parang pot session. Pinakakatakot ng kalalaki yung pagiging babaero. Pinakita niyo lang lalo na sa babae, wala kayong respeto. Beta male! Dapat yung gago na yan, di nag-i-exist. Kung pagiging babaero ay di nakakadagdag ng pagkalalaki, lalo naman yung pagiging simp! Wala kang options, masyado na yung obvious, kaya no choice kundi maging monogamous. Di na kami malilinlang ng wex mong scheme sa trimang dala. Single mom na may mababang self-esteem, iniiwan ka pa! Kung sa bahay ka tayo merong sakit magsalita, eh, no? Sa sunugan merong abandoned. Grabe yung mga anggulo niya, di ba? Wala pa. Gumagamit talaga niyan. Yung mga inaanggulo niya kay Poison 13. Tangin lang yan. Isa ka lang sa buhay. Kaya pala mo ako, Gene. Halata. I mean, merong... Yun nga, parang abandoned, di ba? May mga gumamit na naulila itong si Poison 13. Pero, hindi ganito ka-creative. Na, kasi di ka pwedeng maging si Gene. Kasi si Gene... may kasama.
Yung tatay mo, yung greatest of all time sa lalong sabihin ko na lang kung gusto ko. Di mo pa rin mahanap hanggang ngayon yung airbus mo. Kahit hanap ka ng hanap. May kasama. Hindi ko na-get soon. Kung sa bahay ka tayo merong abadon, sa sunugan merong abandoned. Mag-isa ka lang sa buhay. Kaya pala mo ako, Jean. Halata na. Kasi di ka pwedeng maging si Jean. Kasi si Jean may kasama. Yung tatay mo, yung greatest of all time sa larong hide and seek. Di mo pa rin mahanap hanggang ngayon yung AirPods mo. Kahit hanap ka ng hanap, parang Where's Waldo? Buong buhay mo'y punong-puno ka lang ng pain at hatred. Di mo na makikita tatay mo kahit tulungan ka ng KMJS. Di na mawawala. Galing di mag-rhyme. Na mawawala. Sakit na bitbet kahit maglaseng, mag-inject. Oring. Oring to si Zaki, oring. Problems dahil sa parental ni Click. Suicidal na iyakin. Gusto niya ang kanyang buhay ma-end. Yung paglaban niya sa akin, isa yan sa kanyang suicide attempt. Nagpapaawa madalas para maging convincing. Nagka-fame sa bitching. Lame yung way of thinking sa game na to. You always play the victim. Rhyming. Gusto niya ay kaawaan siya kasi na-hurt yung feelings. Sige, kung gusto mo ng awa, eto'y mercy killing. Nung ako nagka-problema, nagkaroon pa ng grit. Nung ikaw nagka-problema, lalo kang naging bitch. Para humupa ang mga struggle, dinaan mo sa deep ride. Mahusay ka sa battle, pero waka in real life. Ako'y rookie, mataas level. Good shit, malakas presence. Kaya lugi na sa akin tong uhugin na walang parents. At kahit pa magaling, kasaka nila ang paningin. Katumbas mo ay Jer, Box, wala ka pa rin karapatan maghangin. Kasi wala kang air, Pats. Sige, ikaw na yung mas experienced na battler. Fine, pero di ka pa rin nakaka-experience ng father time. Ganda ng pagkakasulat niya. Like, kunyari, kung babasahin mo yan, ang ganda ng pagka... ano niya, salaysay mo ka na. Hindi masyado ma-wordplay, hindi rin medyo ma... Ayan, di ba? Pero may konting similes, di ba? Pero, puta, lahat masakit. Sa, gusto ko yung mga laro niya sa rhyme, sa rhyming. Yung punto niya, talagang direct, ay poison. Ganda ng mga angulo. Tapos yung rhyming niya, ganda. So, parang, para sa akin, yun na yung laro dun eh. Yung laro dun sa, ano niya. Pero kasi talagang masakit yung mga salita. Visit eh. Sakit magsalita na tuloy sa akin. Pero ganda ang performance. Sabi niya kay JD, wala daw makakaputol ng kanyang winning streak. Mr. Mandokdok, are you thinking straight? Sarap mong palunukin ang bote ng Minute Maid. Dahil nagkamali siya sa winning streak, palulunukin mo siya ng bote ng Minute Maid? Wow! Eh di ikaw! Ito yung, nakakapanood ko lang yung ano eh, yung Abra tsaka Looney na break it down. Ito yung sinasabi ni Looney na parang kung magkukot ka ng ano, ng bara ng iba, huwag mo masyadong habaan na isasama mo sa rhyme, di ba? Parang ganito, di ba? Na yung pagkakot niya, dalawang beses nang ginawa, ano, second round nang ginawa niya rin na yung buong line ni Zaki, binanggit niya. Parang sinabi niya ng Looney, parang, ano lang, pa-claim mo lang, di ba? Tapos saka mo laruin. Na yung feeling great, pero ang labo pa rin pakinggan, parang binging, walang hearing aid, halatang di pinaglana ng oras. Ah, kaya pala, Minute Maid! Kung tugmaan lang Zaki, please wag ako, pwede pabor? Yung hangin ko bang habag at hangin mo, ventilador? Kung pukpukan gusto mo, katumbas ko, ventilator. Babasagin ko sa ulo mo, bote ng Minute Maid, tang ina. Puro lait ka na nga lang, ganyan ka ba? Puro lait ka na nga lang, ganyan ka ba tumugma? Abay, kagaling mo. Sa bagay, kung di ako magaling mag-rhyme, ganyan din gagawin ko. Kaya paano mo nasabi na yan ang bagong kilalang meta? Kung si Jonas at Master Fit yan ay ginawang kwela. Ni minsan di yan naging meta, wag ang tatanga-tanga. Kaya bumenta yan dahil ginawang katawa-tawa. Kaya ginaya din kita para sa... Kaya ginaya din kita kahit sabihin kapikat. Bata lang nag-e-enjoy sa'yo na parang carnival.
Nga pala, di nauubos aking bala, animal, kung putukan sustentado ng amo ng Arinar, kaya slantray mo mukha mo, tama na ang artipar. Ito'y parang Makagago versus Kinsey Madrigal, sa Kristan at Kardinal. Budo, Barbidal, kung ako ang next na luni, ikaw Harlem Cartibar. Ganda lun. Halatang burat ni Harlem lamang ang dinedene to. Slant rhyme ka lang, kaya ko dire-direcho. Pasensya, Saki Boy. Maaga kang matatanggal. Uubusin ko lahat ng mga nasa bracket ko. Wala nang mahabang usap akin na 200K. Dahil pinapangako ko na ako ang magkakampyon. Gago lang rin. Ganun lang mag-slant rhyme at kung gusto mong matuto, makikita mo sa finals yan ay tutugma sa dulo. Ganda. Yeah. Para sa akin, Zaki din yung round 3. Yeah. So, yeah, 3-0 sa akin. Para sa akin ito. Siya nalala dito kasi siya na champion ito eh. Building right now, so it's like hard to watch. Live eh, no? Kaya ang tagal eh, no? Nag-iisip pa talaga sila eh. Hindi na kinat. Ito na. Tagal, puta kayo na. Akin, hindi ko siya ma-fo... Ayun. Ay, sorry. Poison! And the verdict is in! It's 5-0. No, 5-0. And Zaki advances to the next... Yun. So, gandang laban nun. Entertaining. Yeah, medyo yun nga. Medyo hindi masyadong malinis yung performance ni Poison 13. Pero feeling ko sa sulat, parang mas maganda yung sulat ni Zaki for this battle. Siguro kahit malinis yung pagka-perform ni Poison, medyo pa rin ako, bahagyan kayo sa akin pa rin. Siguro yung second round papalag kung malinis. Kaya, yun na yun. Sana, ano nga upload ni Arik, no? Ng flip top na next na battle. Sana GL, no? GL Marshall Bonifacio. O kaya, Sernan Mastafit para mabali yung ano. Yung puro kasi bigbigan yung laban lately. Alright, sige na. Peace out. Baka mag-react pa tayo isa pa. Manood pa ako kasi ginaganaan ako manood ngayon. Sige. That's it.